kuha na geek, sir. Titingnan natin kung may CDI, no? Pero wala. Paandar natin nang walang ginagas. Mga Wonder Pips, ako nga pala si Wonder Bay. Ngayon, kumuha ako ng Gixxer 150 or 155. Kinuha ko siya ng as-is. Kaya ang ibig sabihin ng as-is ay kinuha mo siya na hindi mo alam kung ano yung kanyang kondisyon o kalagayan, kung ano yung sira niya. Kaya samahan niyo ako kung discoverin natin kung paano natin mapapaandar itong Gixxer natin na... Sige, simulan na natin dito sa puso ng ating motor, ng ating Gixxer, ang carb. Buksan natin, tingnan natin kung marumi. Okay, ito na po ang ating carb. Nilinis na natin ang carb ng ating Gixxer 155. Tingnan natin kung mag-okay yung takbo niya kasi kanina mataas yung minor niya. Wala siyang minor, balik. Okay, let's go. Next. Change oil naman natin ang ating Gixxer 155. Yan, tingnan natin ang langis ito, kung ano ang ginawa ng dating may-ari. Ito ang pipihitin natin po para tumulo ang tubig. Yan, sa may tapat na susuki, ito na yung pipitin natin. Yan. Tingnan natin yung tsura niya. Oh my! Punong-puno ng itim. Parang yun ang punong-puno ng itim talaga. Parang sa pusit. Hindi nag-change oil ang may-ari dito. Madami pa naman yung langis, kaso maitim na maitim na. Yan, pulo. Next, buksan naman natin to. Tingnan natin ang kanyang oil filter. Yan. Natin. May dim na rin ang kanyang filter. Yan, linisin natin to. Yan. Ito kasi hindi naalis to ng patulo lang. Kailangan gamitin mo siya ng basahan o tissue. Iwasan lang na may maiwan na papel. Tataka kayo bakit may papel to, kasi marumi na tong lagayan ko ng langis. Nilinis siya kaso ang daming kalawang, kaya nilagay ko ng papel na puti para makita natin yung kulay ng langis. Okay, tapos na ang ating pagpapatulo sa langis. Ikabit na natin ang ating nut ilalim. Siguraduhin nandyan ang washer. Ayan, nandyan pa yung washer. Okay, ikabit na natin. Okay, gamitin na natin ng 12 na socket. Yan. Tamang higpit lang. Masyado mahigpit. Pwedeng mapingas. Maputol ang ating bolt or mapingas ang crankcase. Okay, good. Tingnan natin ang ating oil. Yan. Tingnan nyo ilalim, baka sakaling may tumatapon. Wala naman, good. Okay, ilagay lang natin ang ating oil. Ilagay ang tamang viscosity para sigurado natin nasa tamang oil na nilagay natin sa ating motor.
Yan, tapos na. Okay, all right. Nalagay na natin ang ating oil. So, itakpan na natin ang ating makina. Lagay ang engine oil cap. Siguro din malinis. Yan, malinis naman. Uy, may konting balahibo yan. Okay, good. Ay itong cap ng ating pipe ay nakakita nyo na sa video yan. Ngayon ayusin natin to, repair natin para mapaganda natin lalo tong ating gixer. Okay, ayusin na natin. Okay, tanggalin natin tong takip na to using our Allen wrench na 5mm. Yun, ito ang tsura niya pag wala itong pamporma niya. Yan. Yan. Okay, ang problema lang yan ay ito. Tsaka ito. Yan. Nabaluktot siya kaya tutulakan lang natin ng konti para magbalik si dati. Yan. Yan. Yan, konti lang. Yan. Okay. Okay, balik na ulit natin. Yan. Sigip na. Next, pakita natin yung kaninang nakanganga. Ngayon ay yan. Balik na sa dati. Nice. Parang bago na ulit. Sige, tama na muna ang forma. Tingnan natin kung aandar ang ating gixer ng bagong linis ang ating carburetor, bagong tune. And then, ano pa ba ginawa natin? Bagong change oil. Sige, tingnan natin kung aandar ang ating gixer ng maayos. Okay, subukan natin kung aandar ang ating gixer sa isang tapat jack lang. Yes, ang ganda ng toon ng carb natin. At saka yung makina niya mukhang okay pa. Sabihin natin as is natin siya nakuha. Kahit at as is siya, okay pa rin ang kanyang makina. Konting tweaks lang. Mukhang nagpala tayo sa motor na to. Wala siyang problema sa makina. Tahimik. Kanina tinesting ko yung cambio, aso maganit siya, kaya ang gagawin natin ay adjust natin ang lever nitong clutch. Siya masyado siyang dikit sa handlebar, kalalayo na siya mga ganyang kalayo para mas bumuka yung clutch at hindi na maganit i-cambio. Okay, i-adjust natin ang clutch ng ating gixer dito. Ito ang adjustment niya. At ang size nito ay 12 at ito namang isa ito ay 12 yan, yung gumagalaw na yan. At ito naman ay 10. Okay, ito na, pinipit na natin. Yan, iangat lang natin para lumaban ang ating clutch. Yan, tingnan natin yan. Tingnan natin yung clutch kung pwede na. Konti pa. Yan, tingnan lang natin yan. Yan, testing natin ulit. Yan, testing. Bawon natin konti. Yun, kumagat na siya kagad dito. Yan. Pwede na. Testing natin i-cambio. One down. One. Two.
3, yan, smooth na siya. 4, 5, yan, smooth na. Pwede. Good. Okay na yung adjustment. Sigapan na natin ulit itong nut na to. Yan. 400 pips. Kung nakikita nyo, walang bumbilya ang ating gigster. Tingnan natin sa likod. Yan, nakikita natin na kulang siya ng socket. Yung pinagsasakitan nito dito at saka yung bumbilya. Hanap tayo. Ito na po, Wonder Pips. Meron na tayong bumbilya. Meron pala sa kanto lang namin. Makakabili na. Bumbilya plus yung socket niya na pwedeng isuksok ang kuryente sa loob ng ating head. Yan, headlight. Hindi ko na nasama sa video dahil madali lang masyado. Yan. Testingan natin kung okay ang passing. Good. Okay ang passing natin. Ang headlight on lang. Low. High. Yun. Ayos. Kayang-kaya natin gawin to. Madali lang. Dali nyo lang sa amin. Ito na po ating gigster. Bagong linis. Ayan. At ready to ride na. Yan, subukan natin ibiyahe.